Dear Kuya E, itago niyo po ako sa pangalang KP. Isa po akong bisexual, Kuya E. Discreet po ako at nasa 5'10 po ang aking height. Medyo maputi po ako, Kuya E. Isa po ako sa mga napapasana all sa mga relasyong nagtatagumpay sa mga naririnig ko. Nagtatanong kung ako rin ay makakahanap kaya ng isang relasyong pangmatagalan at tipong magiging masaya ko sa pagmamahal. Nakakabilib naman kasi ang mga ganong relasyon na kahit na sabihin mong parehong kasarian ay nagtatagal at may mga tinatanggap pa ng kanilang pamilya. Ako, Kuya E, hindi ko alam kung halimbawa't balang araw na makahanap ako ng magmamahal ng tunay ay matatanggap ng aking magulang dahil sa pansin ko sa aking tatay ay galit sa third sex. Na tipong kapag may nakita sa kalye ay kung ano-ano ang nasasabi niya. Nasabi pa niya, Kuya E, na buti raw sa mga anak niya ay walang naging bakla. Kaya naman minabuti kong maging tago na lang, Kuya E. At kahit tago ako, Kuya E, ay hindi ko rin napapalampas ang magkaroon din ng isang karanasan na hindi ko makakalimutan. Nangyari po ito sa kasagsagan ng aking pagnanais na magkaroon ng isang karanasan na tipong nais din ng mga tulad ko. Nangyari po ito noong first year college ako, Kuya E. May kaibigan ako, Kuya E, na naging open din sa akin na isang bisexual at itago natin siya sa pangalang Tino. Si Tino, Kuya E, ay masasabi kong gwapo. Maraming babae ang nagkakrush sa kanya sa campus pero yun nga, aminado siya na mas attracted din siya sa tulad na kasarian. Pero taken na kasi si Tino, Kuya E. Bagay na nagpapigil sa akin na magkagusto sa kanya. Yung tipo bang hanggang pantasya na lang, sabi nga. Matangkad si Tino. Singkit ang mga mata at katamtaman lang ang kulay at may maganda siyang pangangatawan. Iyon dahil ay may pag-aaring small time na gym ang kanyang mga tito na siyang naging libangan na raw niya. Close sa akin si Tino, Kuya E. Tipong kami ang mag-best friend noon sa college pero yun nga hindi pwedeng lumampas doon dahil may jowa na siya na hindi doon sa school namin nag-aaral. Itago natin siya sa pangalang Rome. Si Rome, Kuya E, ay mabait din tulad ni Tino at mas attractive si Rome sa kabila ng pagiging mas malakas na dating ni Tino. Minsan na nila akong naisama, Kuya E, bilang third wheel sa kanilang date at doon pa lang ay masasabi ko ngang sana all may ganong love life. Close ko silang dalawa. Minsan ay naisip ko, Kuya E, kung ano kaya, kung kami na lang ni Tino or ano naman kaya ay kami ni Rome. Alam ko, masama yung naiisip ko. Pero minsan siguro may hindi inaasahang inggit talaga sa katawan. Mas naging close pa kami sa paglipas ng mga araw, Kuya E. At nung second sem ay halos kaklase ko sa lahat ng subject si Tino kahit na magkaiba kami ng course. Tipong natuto na akong makibagay sa kanya at tinanggap na hanggang friends lang kami, which is okay naman. Saka hindi naman talaga ako nagpaparamdam sa kanya kasi ayoko namang makasira ng relasyon, Kuya E. O sabihin na natin, hindi naman siguro gugustuhin ni Tino na makipagrelasyon pa sa iba. Lalo na talagang swerte na siya kay Rome na tipong nasa kanya na ang lahat. Isang araw, Kuya E, may hindi inaasahang offering sa akin si Tino. Inakala ko na may seryoso siyang sasabihin o baka nag-away sila ni Rome tulad ng mga dating nangyayari na kapag nagkakatampuhan sila ay niyayaya ako na maglakad-lakad sa park. Kumain kami noon ng French fries na binili namin sa McDo na dinala nga namin doon sa parke. May problema ba kayo ni Rome? Tanong ko kay Tino. Sabi niya ay, wala naman daw. Sabi ko, akala ako kasi mukhang problemado ka, tol.
Sabi niya sa akin, "Tol, may sasabihin sana ako sa iyo, pero kung open ka lang naman, kung hindi naman, kalimutan mo na lang." Sabi ko, "Ano ba 'yon? Masyado kang seryoso. Promise hindi ka manghusga." Sagot niya. Sabi ko, "Oo naman, bakit naman ako manghuhusga?" Doon na nga niya sinabi ang kanyang pakay Kuya E. Napag-usapan daw nila ni Rome na maghanap ng isang tao na makakasama nila sa kanilang pagniniig. Yun nga, naghahanap sila ng threesome. Siyempre, gulat ako nung una Kuya E dahil sabi niya, hindi nga raw ako nakasagot. Hayaan mo na nga. Naisip ko naman Kuya E na minsan ko na naisip nga na isa sa kanila ay matikman ko. Pero hindi isa, kundi sa bayan naman pala silang dalawa. Hindi naman ako lugi. Doon Kuya E ay napapayag naman ako ni Tino at sinabi ko, tinanong ko rin sa kanya kung kailan yon. Akala ko ay magseset ng schedule pero laking gulat ko na mismong gabi na yon, nung araw na yon. Sinabi ni Tino na laking gulat ko na mismong sa gabi ng araw na yon. Sinabi ni Tino na naroon daw si Rome doon sa isang bahay nila kung saan ay walang tao kaya pwede raw kami sa gabi. Kaya dumating nga Kuya E ang gabi na kami ay magkakasama at ginawa ang lahat. At sinasabi kong hindi iyon basta el lang dahil pareho ko silang naramdaman na dinadama ang bawat halik ng bawat isa sa amin at iyong mga iba pang naganap. Di po bang naging solid Kuya E ang samahan naming tatlo na magkakasama hindi lang sa ganong kasiyahan kundi nagdadamayan din sa lahat ng problema. Naging sandigan ko sina Tino at Rome at kung ako ang tatanungin, hindi ko pinagsisisihan ang nangyari sa amin. Pero tulad ng mga relasyon ay nagkaroon kami ng katapusan dahil nang magkahiwalay si Rome at Tino, nawala din yung pagkakaibigan namin tatlo. Si Tino, nawala na lang bigla. Ang balita ko ay ng ibang bansa at hindi na nagparamdam sa amin. Si Rome naman ay tipong kinalimutan na lang ako Kuya E at nagkaroon ng ibang karelasyon at sinabi sa akin na hindi raw mangyayari na maging ganun ulit siya na papayag sa tatluhan. Ang naisip ko noon, tipo bang nagamit ako ng dalawa, nakawalan ng care sa isa't isa na tipong pati ako ay nadamay. Medyo naapektuhan din ako sa nangyaring yun Kuya E pero tipong hindi ko naman kasi naisip na true love o may pagmamahal ako sa kanilang dalawa dahil sa ang usapan nga namin nung simula enjoyin lang yun ng enjoyin. Kahit gano'n na nangyari Kuya E, itinuring ko pa rin yun great experience na hindi ko talaga magagawa ulit o sadyang mahirap mahanap yung mga ganong pagkakataon muli na may dalawang makakasalo ka, nakuha lahat ng gusto at trip mo. Nagkaroon na rin ako ng boyfriend Kuya E pero nalaman kong hindi siya open sa ganon. Nasabi ko nga ay hinahanap-hanap ko. Alam ko kaya hindi kami nagtagal ay nabore kasi ako sa aming samahan Kuya E na sinabi niya sa akin na palagay daw niya ay hinahanap ko ang dati kong karanasan na hindi naman niya kayang igawin o maibigay. Ewan ko ba Kuya E, pero tunay na namimiss ko yung ganun hanggang sa hindi na ako nagka-boyfriend pa. Hanggang sa ngayon na nalipasan na ako ng edad na hindi na rin ako nakapagrelasyon pa. Nasabi ko sa sarili ko na siguro may mga hinahanap-hanap lang talaga ang bawat isa sa atin na kapag nakasanayan mo ay mahirap mo nang kalimutan tulad ng ilang taon namin pag-enjoy. Naputol lang dahil sa pag-aaway ng dalawa na kahit kailan ay hindi ko naman nalaman kung ano ang dahilan. Hanggang dito lamang po, KP. Naku, medyo magulo nga ano, kasi hindi mo nalaman kung ano yung dahilan ng paghiwalay nila. Alam mo lang nag-aaway pero yung pinakadahilan ng paghihiwalay siguro hindi na talaga nila nasabi sa iyo. Pero hindi maganda diyan, ba't nila dinamay, 'di ba? Halimbawa ako sa inyong relasyon. Sa relasyon yung tatlo, sabi mo okay, tapos parang ba't dinamay ka no kung halimbawa kung sila lang talaga yung pinaka nagmamahalan talaga, extra ka lang
bakit ka naman dinamay nung dalawa? Yun lang ang hindi maganda, diba? Anyways, sabi mo nalipasan ka na ng edad, eh wala namang problema yun. Pwede ka pa rin maghanap ng iba. Pero siguro kung yun nga talaga yung inahanap mo, yung katulad nung dati na hindi mo na rin mahanap, eh siguro talagang wala na lang mangyayari. Eh tutuloy mo na lang yung buhay mo na wala ka na lang karelasyon. Muli, maraming salamat sa iyo, KP. At sa ito, isang ano, may kwento na rin na ganito, no? Na silang tatlo. Ito, muli, mga bibihira yung mga ganitong kwento at yung mga nagtatagal, eh bibihira din. Muli, maraming salamat po sa patuloy po na sumusubaybay dito po sa ating pong programa. Maraming salamat po.